Hello guys, good morning. So ayan, ako po si Christine and welcome po sa ating channel. So today, actually meron akong vlog, sana lang mapanood ninyo kasi hindi ko pa na-upload. Pero dahil may time ako today and today is Tuesday and nung last nag-upload ako ng video, nag-update ako sa inyo kung ano yung mga nangyari, no? Na about sa dito sa bahay namin na kami aalis na. Pero syempre, bago ko i-ano sa inyo yung detail nung pagbenta namin dito sa bahay. Ano muna natin? Mag step by step na tayo kasi syempre matagal akong hindi nakapag-upload. Syempre yung iba magugulat talaga, 'di ba? Ngingay ng aso. Magugulat talaga yung iba. So, kailangan nating step by step. Para naman, gusto ko, kaya ako nag-share ito, minute nito guys, sa aking journey, no? Sa aming naging journey. Kasi, gusto ko meron din kayong matutunan or meron din kayong mapulot dun sa naging karanasan namin. And also, ano na din ito sa amin, parang documentation dun sa magiging future namin, no? Para meron kaming mabalikan. And, yun. Kasi nga, hindi ako mahilig mag-picture, hindi, pag may mga problema kami guys, hindi ako mahilig talaga mag-picture. Ano lang, nag-share lang ako ng mga quotes, ng mga, yun, basta yun lang yung ano ko, hindi ako mahilig mag-video, hindi ako mahilig mag-ano, ayokong sinishare yung problem namin sa ibang tao. Kasi syempre, ayoko din makaabala, di ba? So, ayun, so mag-start tayo. So, ano yung mga, ito yung mga naging rason muna guys, bago... Ano, kasi para gusto ko maintindihan din ninyo kasi baka yung iba meron pinagdaan, baka yung iba pinagdadaanan ito. So ayun, so una guys, na-share namin sa inyo in 2 years time marami talagang nangyari dito sa bahay, ang daming struggles na nangyari talaga, no, nung medyo bumaba yung sales namin sa business. And ayun, malaking impact yung pandemic talaga doon sa business talaga na aming pinasok. And ayun, talagang totally close na naman talaga yung aking shop nung umalis ka, ay nung lumipat kami dito. And ang natira talaga sa amin na business is yung aming frozen business. And syempre nung ano pa, medyo okay naman talaga yung income, no? And meron din naman kami mga ano, meron naman kami pera, pero hindi siya naging sapat nung lumipat kami dito guys. Marami kaming ano, yung kuryente, tubig, malaki yung binayaran namin kasi nga inutang pa namin yung pera para talagang maano, ma kasi may ano to eh, parang dun sa developer, yung first owner nito hindi niya binayaran, meron siyang hindi binayaran doon na binayaran namin. So ayun. And yun yung naging struggle. And hindi kami makausad because yung business nga hindi na siya parang hindi na niya haya i-ano yung ano namin, yung pangangailangan namin, hindi na niya hayang i-ano talaga. Kasi mahina na talaga siya guys, mahina na talaga siya. Do meron kaming mga wholesalers na medyo malalaki yung orders, pero hindi enough yun. But you know, God is good kasi talagang nung nagtindahan kami dito guys, talagang binuhos namin doon yung aming yung pera, nagbukas kami. And yung tindahan talaga is nakapag-provide talaga siya sa amin na yung enough lang. No, na provide nung ano tindahan. And nagulat nga kami kasi bago lang yung tindahan namin, tapos nasa ano pa kami, medyo dulo pa kami guys. And nagulat ako dun sa kinikita namin doon sa tindahan. And basta ang ano, talagang very ano, God is good talaga kasi lahat ng yung pinagdaanan namin, meron talagang ano, merong makikita mo talaga na God really provide talaga. So, ayun. And, syempre yung faith namin na test din doon. Grabe yung mga iyakan namin ni Papa, yung mga challenges na hindi mo alam kung saan kukuha ng fund na ibabayad dun sa mga bills na talagang grabe yung ano, talagang grabe talaga yung problema na dumating guys. Struggle sa business. And may time na talagang naisipan na namin na sana si Papa bumalik na lang sa trabaho.
no? Sinabi ko sa kanya na mag-apply na lang siya ng trabaho, pero syempre iniisip ko din, pag nagtrabaho naman siya, magkano lang naman yung kikitain sa trabaho per day? Yung minimum dito guys, nasa 400 plus lang yung minimum. And syempre kukunan pa yun ng pamasahe niya, yung baon niya, and konti na lang yung matitira doon. So iniisip ko, yung sasahurin niya, kaya naman kitain doon sa business talaga. Yung naging problema lang doon is meron kaming mga bills na mahirap siyang anuhin ba? Parang mahirap siyang, wait lang doon sa, mahirap siyang, parang mahirap ka makakope up doon sa mga bills. Tama ba yung sinabi ko? So, ganun siya. Mahirap siya. And, ang dami namin pinagdaanan talaga guys na problema na syempre hindi nyo alam kasi hindi ko naman sinasabi sa inyo. And yung mga ganun problem kasi talagang very private ako pagdating sa mga ganun problema sa pamilya. Talagang amen lang talaga yun ni Papa. And ayokong binobroadcast yun. And syempre dahil na nagpasa naman namin yung mga challenges na yun, and doon din na-test yung faith namin, na kasi syempre doon nagsisimba naman kami, pero hindi talaga yun talaga yung grabe yung test. And dahil nga hindi kami makakopap doon sa bayarin, etong bahay na to guys is muntik siyang ma-foreclosed. No, muntik siyang ma-foreclosed. Syempre kasi syempre yung ano nga, hindi na enough yung income na pumapasok sa amin. Hindi na niya kayang bayaran lahat ng expenses namin. And talagang grabe yung iyak namin guys. Hindi ko mapakita sa inyo yung ginawa namin bahay, na kinukolora namin yung bahay. Kasi yung babayaran namin sa pag-ibig, medyo malaki-laki siya. Talagang sobrang iyak kami. And merong deadline na kailangan mabayaran namin yun. So talagang naghanap kami ng paraan, na prayer and fast kami. Kasi talagang hiningi namin kay Lord kung ano yung mga dapat gawin. And ayun, pinag-ano namin. Pero yung business namin dito sa tindahan nung time na yun guys, nag-close na. So nag-close na yung tindahan namin dito dahil nag-focus kami dun sa tindahan namin sa baba. Nung yung aming tindahan dun sa baba. Na-share ko ata yun sa inyo or sa second channel ko. Parang napakita ko dun yung about sa business namin dun, na yung snacks. So dahil ano na, meron kaming negosyo dun sa baba, medyo okay yung ano namin income, pero yung mga bills na hinahabol namin, hindi pa rin kami makahabol. Alam mo yun, hindi, ang hirap pa rin makahabol, kaya yung bahay nakaligtaan na. And yun, talagang nilaban namin tong bahay kasi syempre malaki-laki na yung nagastos namin dito. Though ganito pa ka-bare yung bahay, pero malaki na po yung syempre malaki na yung nagastos, yung nabayad namin sa pag-ibig noon, and syempre yung pagbayad namin sa pag-assume nito, malaki din yun. And medyo mahirap yung naging sitwasyon namin. And nung una talaga sa family namin, hindi namin sinabi, talagang kami lang talaga yung nag-ano ni Papa talaga, na sinold namin yung problema. Binenta namin yung aming motor, and yun, binenta namin yung motor guys, lahat ng bagay na ano, pwede na mag-ibenta, binenta namin para lang masave itong bahay na to. And kasi nga, sabi namin, ang hirap, 'di ba? Pag hirap, pag wala kang bahay, syempre yung parang yung security inandit nandito, na parang feeling mo may bahay ka, parang ganun. So, ayun. And then fast forward na ano namin yung bahay na okay siya, lahat bayaran namin lahat yun, guys. And dumating yung time na doon okay na yun sa bahay. Pero syempre, meron din kaming ibang mga bills na binabayaran, na hindi na ang mahirap i-explain guys, pero marami talaga kami. Nagkaroon kami ng maraming utang. And parang ang hirap nung naging sitwasyon namin nung nagkaroon kami ng maraming utang. And i-share ko yan sa susunod ng mga videos natin, dahil alam ko maraming makaka-relate doon sa naging sitwasyon namin.
dun sa mga naging utang, pagkakautang namin sa iba-ibang mga ano. So, nagkaroon kami ng maraming utang, guys, kasi syempre, hindi enough talaga. And dumating yung time na nakakita kami ng tindahan doon sa malapit. Yun na yung present na naging yung tindahan namin ngayon na tindahan siya na parang commercial, parang commercial siya. Parang hindi naman parang commercial. Commercial ano talaga siya kasi nandun lahat yung mga offices sa government. Yung City Health, Police Station, sa mga lupa, yun. Basta marami siya, guys. Sobrang dami yung senior citizens. Nandun siya lahat, no, sa party na yun. And talagang naging blessings yun sa amin, yung tindahan na yun. Up until today, na minsan hindi ko maisip na makakakuha kami ng tindahan doon. And yung kinikita namin dun, guys, is medyo okay siya mas compared dun sa ano kasi kasi nga yung sa baba namin na tindahan, guys, hindi na siya nag-ano kasi matapos yung Ramadan humi na siya, hindi na niya kayang i-ano yung expenses dun sa tindera namin kasi may mga tindera kami, tapos yung syempre sa rent, mamahal din yung rent namin doon. So, ayun. So, nag-close namin yun, guys. And pati dito sa labas namin na tindahan, dito sa labas ng subdivision, kinlose din namin. And nag-focus kami ngayon dun sa tindahan namin dun sa sa latest namin na tindahan. So, i-share ko din yan sa inyo, yung aming tindahan. And ayun. So, dun kami nag-focus, guys. And nakakabayad naman kami sa mga utang namin dun sa ano namin, nung nag-ano, medyo okay yung income, nakakabayad kami unti-unti sa mga utang, pero syempre medyo nakakapagod din. May times na medyo mapapagod ka din, parang ang tagal matapos yung ibang pagkakautang mo, parang yung stress, hindi mo maiwasan talaga, gabi yung stress, kasi syempre iisipin mo lagi, parang wala kang peace of mind. So ganun yung nangyari dun sa ano namin, sa naging journey namin sa mga pagkakautang namin na hindi na namin kayang bayaran, stressful, and dumating yung time na kaya namin, nakakabayad kami unti-unti, pero ang hirap pa rin, parang ang tagal, parang natatagalan akong mag-ano. So, ayun, kaya nag-decide kami na ibenta itong bahay. So, yun yung pag-uusapan natin sa susunod na video, guys, no? Kung ano yung mga details din doon, and yun. So, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo, guys. And masaya ako sa naging desisyon namin. Masaya talaga ako sa naging desisyon kasi ngayon meron kaming peace of mind. And ayun, basta next time pag-usapan natin yung mga loan app kasi na nag-apos din kami doon sa loan app, guys. Kaya kung kayo ay naglo-loan up, sa susunod na video, pag-uusapan natin yan. Kung paano kami nakalabas doon. Kung paano namin inilabas yung sarili namin doon, guys. Kaya, ayun. Mahina yung boses ko, guys, kasi may tao sa labas, nahihiya ako. Kasi siyempre, patagal na akong hindi nagbo-vlog, diba? So, eto lang muna yung magiging vlog ko, guys. Yung sit down, kasi nag-aano muna ako sa aking mga experiences, no? Sa aming ano, para maintindihan nyo din kasi baka magulat kayo sa mga sinasabi ko, diba? So ayan lang, guys, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Next time, please comment below kung ano yung mga gustong itanong ninyo, kung ano yung gusto nyo malaman, and yun. And aalis na ako, guys, kasi papunta na ako sa tindahan kasi papa yung nauuna doon kasi si Hagrid.